Immediately, let's go again. Matthew 14, verse 22 to 33. Immediately, Jesus made the disciples get into the boat and go ahead on him to the other side while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went them on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there alone. And the boat was already a considerable distance from the land. Bear that in mind. Buffeted by the waves because the wind was against it. Shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, or sea for that matter, they were terrified. And they shouted, "It's a ghost!" And they cried out in fear. But Jesus immediately said to them, "Take courage, it is I, don't be afraid." Take courage, it is I, don't be afraid. "Lord, if it is you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." And Jesus said, "Come." Then Peter got out of the boat, walked on the water, came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid, and he began to sink. He began, nagsimula siyang lumubog. Sino sa inyo naniniwala, pag lumubog ka, hindi ka magsisimulang lumubog, lubog ka talaga kagad. Pero maraming salamat sa Panginoon, no? Kapag kasama mo ang Panginoon, may chance ka pa. Sabi mo nga sa katabi mo, may chance ka pa. Hindi ka basta-basta lulubog, may chance ka pa na tumawag. Kasi pag lumubog ka, hindi mo na masasabi yung "Lord, save me" eh. Hanggang "Lord" pa lang, nasa ilalim ko na, "Lord, save me." Ganun na kagad yun. Diba? Walang "he began to sink." Walang ganung nangyayari, di ba? 31, immediately Jesus reached out his hand and caught him. "Oh, you of little faith, why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly, you are the Son of God." Ang title po ng message natin ay i-preach ninyo sa inyong katabi at sabihin mo sa kanya, "You shall not fear." You shall not fear. You shall not fear. Praise the Lord. You cannot be a person of faith but living in fear. Hindi po pwede na tayo po ay Kristiyano, naniniwala sa Panginoon, pero at the same time, tayo po ay namumuhay sa takot. In fact, ang sabi ng Bible, walk by faith, not by fear. Tayo po ay tinawag ng Panginoon na lakaran ng may pananampalataya na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, anumang sitwasyon na ating pinagdadaanan ay lagi pong nandyan para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, kung hindi kayo aware, ang salitang "don't be afraid" ay nag-appear more than 350 times in all of the Bible. In fact, sabi pa nga ng iba, very accurate, 365 times na nag-appear yung salitang "don't be afraid" sa kabuuan ng Biblia. Kung iisipin nga ninyo, no? Bawat isang araw, kung i-quote mo yung "don't be afraid", hindi ka mauubusan bago ang New Year. Kasi every day, sa panahon na ikaw ay matatakot, sa panahon na ikaw ay mangangamba, at sa panahon na ikaw ay magdududa, pwedeng-pwede mong sabihin, "Stephen, don't be afraid." Noong ang ating Panginoon tinawag si Joshua na papalit kay Moses upang pangunahan ang mga Israelites na lumabas mula dun sa desert papunta sa Promised Land, ang sabi ng Panginoon kay Joshua, "Don't be discouraged. Don't be afraid." Amen? Bakit? Kasi ulit-ulit na ipinapaalala ng Panginoon, sa panahon ng uncertainty ng ating buhay, be courageous, be strong, and don't be afraid. Nung ibinigay ng Angel Gabriel kay Mary yung balita na siya ay magdadalang tao ng isang bata na magliligtas ng mundo, ang sabi ng Angel Gabriel kay Mary, "Don't be afraid." Naalala niyo yung babaeng dinudugo for 12 years na gumapang lamang at para bagang nagnakaw ng kagalingan sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesus. Nung hinarap siya ng ating Panginoon, ang sabi ng Lord sa kanya, "Daughter, don't be afraid. Your faith has made you well." Naalala niyo si Jairus, mga kapatid? Nung siya ay nanampalataya sa Panginoon at sinabi niya, "Lord, puntahan niyo naman yung anak ko. In fact, kahit magsalita lang kayo, okay na. Pero pupuntahan ng ating Panginoong Jesus." At nung may isang babae na nagnakaw ng kagalingan, yung babaeng dinudugo for 12 years, pumunta sa kanya ang servant, "Sir, hindi na kailangan pumunta ni Jesus sapagkat yung anak po ninyo ay patay na." Pero ano ang sabi ng Panginoon kay Jairus? "Don't be
afraid. Paulit-ulit. Sa Biblia, mga kapatid, paulit-ulit sinasabi, don't be afraid. Ang sabi ng 1 John chapter 4, verse 8, perfect love cast out fear. Sa Old Testament, in Psalms 27, verse 1, the Lord is my light and the Lord is my salvation. Whom shall I fear? The Lord is my stronghold. Whom shall I be afraid? Paulit-ulit ipinapaalala sa atin, kahit pag-i-amen, takot yata kayo, na huwag tayong matatakot sapagkat ang Diyos ay lagi nating kakampi. Ang sabi ng Psalms 34 verse 4, I sought the Lord. Hinanap ko ang Panginoon. Narinig niya ako at diniliver niya ako sa lahat ng aking takot. Bakit importante ito, mga kapatid? Kasi kahit gano'ng katayog ang sitwasyon mo ngayon, every mountaintop, there will always be a valley low. In every success, there will be a failure. Lahat ng naging successful dumaan sa pagbagsak. At lahat ng mga nakabagsak ay may potential na maging successful. Kasi every success may letdown, every strength may weaknesses. Kaya napakahalaga as a Christian that we should learn to control, confront, and conquer our fear. Pause, rewind, press play. Napaka-importante sa bawat Kristiyano na ma-realize natin na kailangan nating i-control, i-confront, at i-conquer ang ating mga takot. Lalo na po sa ating buhay, hindi maiiwasan na dadaan po talaga sa pagsubok kahit gaano ka-stable ang negosyo mo ngayon, kahit gaano ka-stable ang karir mo ngayon, hindi ko po maipapangako na hindi ka pa dadaan sa mga pagsubok. Dadaan ka pa din. Ang ganda ng mga testimony natin kung paano tayo inahon ng Panginoon. Hindi ko kayo tinatakot, pero may posibilidad na kahit na matayog na ang ating kinalalagyan, mayroon pa rin tayong pagdadaan ng mga pagsubok. Kasi ang paraan ng Diyos to grow you at ang paraan ng Diyos to groom you is sometimes to bring you into uncertain situations. Mga sitwasyon na kahit ikaw hindi mo alam kung ba't ka napunta doon. Ang tinapos mo nursing, accounting ngayon yung trabaho mo. Hindi mo rin alam kung bakit. Pero alam mo, may dinedevelop ang ating Panginoon. Tatlo lang naman yan eh. Either, palabas ka ng problema, papasok ka ng problema, o nasa gitna ka ng problema. Ganun lang naman yan eh. Tatlo lang yan. Oo, iba-iba lang yan. Maaring yung katabi mo, palabas na, ikaw naman, papasok na. Yung katabi mo na kasimangot kanina pa, nasa gitna. Oo, matagal-tagal na rin yung nasa matitinding problema. Pero anong tinuturo ng Bible sa atin? Lagi nating pipiliin pa rin manampalataya kaysa matakot. Sabi mo sa katabi mo, choose faith over fear. Bakit faith ang mahalaga? Faith is one of the most important Christian arsenal. Faith is a weapon. Last week, focus is a weapon. This week, faith is a weapon. At kahit na ilang beses ko nang na-preach ang faith sa loob ng halos 12 years na aking pagpipreach, mga kapatid, I cannot overemphasize the beauty and the importance of believing that God is able in your life. Kahit paulit-ulit, hindi ako magsasawang ipaalala sa inyo, kaya ng Diyos. Kahit hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Kahit sinukuan mo na, may pag-asa pa rin pagdating sa ating Panginoon. I-emphasize lang. Minsan kasi ang focus natin, yung degree sa walls natin, yung mga bank accounts o dami ng pera natin sa banko natin, kung paano mapapalago kasi nagsosolo yung zero. Lord, dagdagan mo naman yung ano, kawawa naman, nag-iisa. Gawin mo naman dalawa. Because faith is very important. Everybody say faith. Put that in the chat. Faith, 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 faith. Our life is shaped by our faith. At pag sinabi kong manampalataya tayo sa Panginoon, faith is not just having a positive attitude. Faith is not just having a positive mindset. Pag sinabi mo may pananampalataya ka, hindi lang yung magkaroon ka ng positive mindset, that things will work out in your life. Pag sinabi mo may pananampalataya ka, you challenge yourself. May faith ka ba talaga? Yes, Pastor. Does it live in your heart? Does it control your decision? Does it control your mouth? Kasi kung may faith ka, kontrolado niya, pati bibig mo eh. Kasi kung may faith ka, pati decision mo, kontrolado niya. Kapag may faith ka, yung buong buhay mo ay maaapektuhan kapag ang isang tao ay may pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Ang pananampalataya, ang sasabihin niya, kaya ng Diyos.
Ang sinasabi ng puso mo, ang sinasabi ng nakikita mo, hindi kaya. But faith will always say, God can do it. God is able. Faith is believing that He can do it and He will do it. Na ang Diyos ay able at ang Diyos ay willing. Pag sinasabi nating nananampalataya tayo, nananampalataya tayong sasagot ang Panginoon sa ating panalangin, that He will make a way where there seems to be no way. Naniniwala tayong papagalingin tayo ng Lord sa ating mga kasakitan, that He will do great and mighty things in our life, that God will open the door for all of us, doors of opportunity, that when you call upon His name, He will answer. Sasagot ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya nga sabi ko kanina, hindi ba tayo nagpapasalamat na meron tayong access na tawagin yung pangalan na pinakamataas sa kahit ano pa mang pangalan? Grabe yung Brad! Kaya napakalagang may pananampalataya. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 6? It is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists. Kapag lalapit ka daw kay Lord, una sa lahat, naniniwala kang nag-i-exist siya. So, now ang question. Sino sa inyo nararanasan niyo po ang presensya ng Panginoon at galaw ng Panginoon sa inyong buhay? Taas nga po kami lahat ng naniniwala. Ang dami pala yun, no? Talaga ba yan? Ang question, gusto niyo pang lumalim yun? Yung pagkakilala niyo, lumalim. Yung experience niyo, lumalim. Alam niyo, naniniwala ako, kung gusto mo ng malalim na experience, dapat malalim ang faith. Because the level of your faith will determine the level of your experience with God. Gusto mo ng malalim na experience? Laliman mo yung pananampalataya mo. Hindi naman natin minamaliit, pero minsan kasi yung pananampalataya natin hanggang ubo lang. Hanggang lagnat lang. Amen. Hanggang mga 500 na utang. Pero sino sa inyo naniniwala, panahon na para laliman ng Gia Kamanabab Global Family ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon? Tingnan nyo to, ha. Buti pa nga sa piloto, may faith ka eh. Hindi mo kilala yung piloto. Hindi mo alam kung baguhan o veteran. Sino sa inyo gusto nyo sumakay sa baguhang piloto? Wala, di ba? Pero hindi natin tinatanong, yung piloto ba, baguhan yan? Yung piloto ba na yan, ay veterano na. Hindi mo alam ang credential kung saan nag-aral yan. Pero nananampalataya kang dadalhin kanya sa destination mo. Kino-question mo ba yung piloto? Sir, nakagraduate ka ba? Sir, anong sir, ilang taong, ilang oras na po kayong lumilipat? Hindi, walang nagtatanong sa atin nun. Nananampalataya lang tayo na yung taong ito ay may enough credential and enough ability to bring us to our destination. Sino-sino may GCash? Buti pa sa GCash may tiwala tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi kung ano yung nakikita mo sa screen na nakalagay, 250 pesos na laman. Grabe, hanggang 250. Okay, sabi, taas-taas na naman natin, Pastor, fate nga eh, 2.5. Kung ano yung nakikita mo sa GCash 2.5, nananampalataya ka na kapag in-encash mo yun, may pera yun. Eh, paano ko naman nakakasigurong hindi nagsisinungaling yung screen? Di ba pananampalataya? Nananampalataya at naniniwala ka na kung ano yung lumalabas sa screen, yun yung maibibigay sa yung pera. Sino sa inyo, pagpasok nyo dito, binaliktad nyo pa yung upuan at tinanong nyo, kaya ba ako nito? Wala. Walang nag-question sa atin kung kaya ba tayo ng upuan. Basta na lang tayo umupo sa upuan. Buti pa yung upuan, hindi mo kino-question, pero yung Diyos madalas kino-question mo yung kanyang kapasidad. Buti pa yung GCash, hindi mo tinatanong, pero yung Lord, lagi ka may tanong, buhay ka ba talaga, Lord? Nakikinig ka ba talaga, Lord? Ibig sabihin, mas may pananampalataya pa tayo sa GCash at sa upuan? Sa pilotong hindi natin kilala kesa sa Diyos na lumikha sa atin? Something is wrong, my friend. Something is wrong. Kailangan nating manampalataya that God is able to see us through. That God is able to provide and God is able to protect us. Nakakatakot lang minsan. Kasi kung babalikan natin yung text natin sa verse 25, ang sabi ng scripture, in the fourth watch. Alam nyo kasi yung mga timing ng mga Jewish people, parang hinati yan, first quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter.
At yung fourth watch is between 3 o'clock in the morning to 6 a.m. Madaling araw pa umaga. Nakita nila si Jesus Christ na naglaba. By the way, that is a message for somebody. Kahit gano'ng kahirap ang bagyong pinagdadaanan mo, hindi mo alam, baka na sa fourth quarter ka na. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka susuko, baka fourth quarter ka na. Eh, pastor, baka magka-overtime eh, mahirap na. Ang sabi ng scripture, verse 25, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw Jesus walking on the lake, they were terrified. Sumigaw sila, "Multo!" And they cried out of fear. Now, hindi magmamalaki at hindi magmamalinis si Pastor Sipen na hindi ako nakakaranas ng takot. Lahat ng nanay nakaranas ng takot. Lahat ng tatay nakaranas ng takot. Lahat ng doktor, presidente, lahat tayo nakakaranas ng takot. Tatandaan nyo to. You may feel fear, but you don't have to be afraid. I say that again. You may feel fear, but you don't have to be afraid. Third, tingnan ko nga yung side na to, mukhang okay. You may feel fear, but you don't have to be afraid. Fourth time is a charm. Pwede mong maramdaman yung takot, pero hindi ibig sabihin magpapalamong ka sa takot. Kasi lahat tayo nakakaramdam ng takot. Kaya nga ang utos ng Panginoon, walk by faith. Kaya nga ang utos ng Panginoon sa atin, walk in faith, not in how we feel. Kailangan nating mag-decide, mga kapatid, ano ba talaga, saan ba tayo mabubuhay? Sa takot o sa ating pananampalataya? Matagal na po kasi tayong pinaniwala ni Satanas na ang Diyos natin ay hindi, ay incompetent. Pinaniwala tayo ng ating kaaway na ang Diyos natin ay incapable. Pero sinungaling si Satan. Ang Diyos mo ay may kakayanan. Ang Diyos mo ay able. Hindi mo man minsan maintindihan kung bakit inaalaw ng Lord na dumaan ka sa anumang pinagdadaanan mo. Pero as long as kilala mo yung who, yung Diyos, na laging nandyan na nangako sa atin na magmamahal, mag-iingat, at magdadala sa atin sa finish line. Aba, next time you look at your situation, you will look at it with hope and you will look at it with fear. Kahit ang buhay, come on, kahit ang buhay, kahit ang buhay natin is from hospital to hospital, from doctor to doctor, from paycheck to paycheck, nag-i-struggle with fertility, ang business ay nalugi, ang anak natin ay ayaw tumino, at ang doktor tinaningan na ang iyong buhay, meron pa rin pag-asa kasi alam nating nangako ang ating Panginoon. Pagod ka man, tuyot ka man, overwhelmed ka man, at nawalan ka man ng pag-asa, paalala mo sa sarili mo that God is able. Everybody say that again. Shout this with me. God is able. Kaya nga sa gitna ng takot ng mga disciples, multo! And then Jesus immediately responded to their fear. Be encouraged. It is I. Don't be afraid. Everybody say that. Be encouraged. It is I. Take courage, brother. Take courage. It is I. Don't be afraid. When life hits you hard, take courage. It is I. Don't be afraid. When your faith is being challenged, take courage. It is I. Don't be afraid. When the odds seems against you, take courage. Be of good cheer. It is I. Don't be afraid. When life plays your back against the wall, take courage. It is I. Don't be afraid. When life is overwhelming, take courage. It is I. Don't be afraid. Don't give up your faith. Don't give up your hope. Jesus looked at them, Matthew 19, and said, "With man, this is impossible. But with God, all things are possible." So, ibig sabihin, sa tao may limitasyon. Sa tao mahirap. Pero sa Diyos walang imposible. Sino sa inyo naniniwala kahit gaano mo ka idol yung katabi mo ngayon, may limitasyon yan. Man has limitations. With man, it is hard. With man, it is difficult. But with God, all things are possible. So my question, my friend, which perspective are you looking at? Saan perspective ka nakatingin?
Sa pananaw ng Diyos? O sa pananaw ng ating nararamdaman? God's perspective or man's perspective? Yun yung problema ko, Pastor. Alam mo, tagal-tagal ko na dito sa Gia Kamanaba. Mga 6 years na. Wala naman ako nakitang pagbabago sa buhay ko. Totoo ba kaya talaga itong mga nangyayari dito? Pinagdudahan mo pa. Parang wala namang nangyayari sa aking buhay. Parang wala akong nakikitang epekto nung ginagawa ko every Sunday na ibigay ko yung buhay ko sa ating Panginoon. I've been serving the Lord for 22 years, mga kapatid. And I can tell you this. Kung nakikita mo, hindi mo na kailangan ng pananampalataya. Kita mo na eh. Faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. So, hindi porkit hindi mo nakikita, ay hindi ka na pwedeng manampalataya. Pastor, may nakita ako. Yun nga lang, halimbawa, yung nanliligaw sa akin, mukhang imposible ito, Pastor. Hindi ko talaga type 2 eh. Pero 35 na kasi ako, kaya medyo nagdadalawang isip din ako. Okay, anak ko, Pastor, parang wala lang pag-asa magbabago pa to. Parang di ko makita sa kanya. Alam niyo mga kapatid, I say this again. Faith is exercised when you don't see it. Pag hindi mo nakikita na exercise ang pananampalataya mo. In fact, let me add to that statement. Sabi mismo naman ng Hebrews yan eh. Now, faith is the substance of things hoped for. Everybody say now. So kahit na hindi mo nakikita yung wow sa now, nananampalataya kang now faith. Ang pananampalataya ko ngayon. Marami kasi sa atin nakadepende tayo sa yesterday's faith, sa yesterday's miracle. Pero ang sabi ng Panginoon, faith is now. Faith is believing that today will be a good day. That you need to have faith for today. Pananampalataya that things will work out kahit hindi ko pa nakikita sa ngayon. With man, it is impossible. But with God, all things. With man. With God. With men. Ang tanong, sino kasama mo? Kasi with man, it is impossible. But with God, it is possible. With you, it is impossible. With you, there are limitations. With you, it's going to be hard. With you, it's going to be difficult. But with God, all things shall be possible. Sabi mo sa katabi mo, with God, all things are possible. Come on, global family, believe it. Faith is rising right now. Lord, if it is you, verse 28, tell me to come to you on the water. And Jesus said, come. And Peter got down out of the boat. Sabi ko nga sa inyo last time, labas-labas din pag may time. Walk on the water and came toward Jesus. Now, I must admit to you, there's power in God's word. I've read this and preached this so many times at madalas naka-emphasize tayo sa miracle ng paglakad ni Peter sa tubig. And that is a miracle. Pero that is not the first miracle. The first miracle is actually this. If you know the background of the story, pinakain nila yung 5,000 men. Remember that story? Pinakain niya ng 5 gardenia at 2 ligo sardines. 5 loaves and 2 fishes. Remember that? At pagkatapos noon, pinauna sila ng ating Panginoon, nagpaiwan si Jesus at siya ay nanalangin. Nabasa natin kanina na nung sila ay nasa gitna ng bagyo, they are already in a considerable distance from the shore. Malayo na sila sa shore eh. Paano nalaman ni Jesus na in trouble sila? Because the first miracle is this. God saw them. Nakita sila ng Panginoon kahit malayo sila. Siguro yung may mga salamin lang makaka-relate sa akin dito, mga kapatid. Kasi it is a miracle indeed na kahit malayo sila, nakita sila ng Panginoon. That's the first miracle. You know what the second miracle is? Hindi lang sila nakita ng Diyos, nagpakita ang Diyos sa kanila. Yun yung pangalawang milagro na yung Diyos magpapakita sa ating sitwasyon. Sino sa inyo naniniwala, mga kapatid, milagro pag nagpakita ang Diyos?
In fact, ilang taon mo nang pinapanalangin, magpakita ka, Lord, sa buhay ko. At tignan niyo to, ha? Hindi si Lord ang author ng bagyo. He did not create it. Hindi siya ang nag-create ng bagyong yun, pero hindi niya inabandona yung kanyang mga anak sa gitna ng bagyo. Sinamahan niya sila. God saw them. God showed for them. And the third miracle is this, God invited them to come to Him. Bakit siya miracle? Walang taong naglalakad sa tubig. In case you don't know, God invited them. Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. And Jesus said, come. Notice, ah, hindi si Jesus ang lumapit sa bangka. Si Peter ang lumapit sa ating Panginoon. Because if you really want to experience the supernatural, you have to get out of your comfort zone. Kailangan mong lumabas sa nakasanayan mo. Sabi mo sa katabi mo, leave your boat. You want to get close to God, sometimes you have to leave where you are in order for you to come into His presence. Milagro ba na nakalakad si Peter sa ibabaw ng tubig? Yes. Pero yung milagrong yan ay byproduct lang dahil kasama niya si Jesus. At as long as kasama mo si Jesus, come on, sampade, you will experience miracle. Ang sabi ni Peter, let me come to you. I want to live where I am and be with you, Jesus. And I pray in Jesus' name ngayon 2022, mas dumami pa yung mga taong mananalangin, Lord, iiwan ko na ito ngayon. Iiwan ko na tong addiction na to. Kasi kung meron ka talagang gustong abutin, may mga kailangan ka talagang iwanan. May mga kailangan kang iwang tao, iwang ugali, iwang nakaugalian. Because the call of God demands you to walk away from where you are to where God wants you to be. I say that again. The call of God in your life demands you to walk away from where you are to where God wants you to be. Third time is a charm. The call of God in your life demands you to walk away from where you are. Sa bangka mo, sa nakasanayan, sa safe, kung saan ka nasanay, to where God wants you to be. Everybody say, get out of your comfort zone. Leave it. May purpose ang Panginoon eh. Kaya nga lagi ko pong sinasabi, wag na wag po kayong susuko hanggat hindi pa klaro yung purpose ng Lord. I say that again, wag na wag po kayong susuko hanggat hindi pa klaro ang purpose ng Panginoon sa inyong buhay. Come to Jesus. Come into His presence. Ano nga ba ang reason mo kung bakit ka nagpunta dito ngayon? Para makita mo yung itsura ko sa personal? O di ba, na-disappoint ka lang? Kasi ako, alam ko kung bakit ako nandito eh. I'm on a divine assignment. What about you? What's the purpose why you're here? And I hope your purpose is for you to experience Jesus. Because earthly experience will disappoint you. But an experience with Jesus will always be more than enough. Will always be more than enough. Tinawag ng Lord si Peter to walk with Him on the water. Nobody has done that before. Now, basahin natin ang Old Testament. Ang mga milagro ng Jesus patungkol sa tubig. Yung tubig naging dugo. Yung tubig naging wine. Hinati yung tubig. Puro tubig yan. Ulitin natin. Yung tubig naging dugo, yung tubig naging wine, hinati yung Red Sea, yung tubig lumabas sa bato. Pero walang naglakad sa tubig. So for the first time ever, Peter was able to walk with Jesus on water. Maybe this message is not for everyone. Pero gusto ko lang ipaalala sa iyo mga kapatid na minsan tatawagin ka ng Lord sa lugar na wala pang nakakapunta. And I don't know who is this for. Pero tinatawag ka ng Panginoon dun sa lugar na wala pang nakaka-accomplish. Yung lahat sa pamilya mo hindi nakagraduate, tinatawag ka ng Lord na makagraduate.
Yung lahat wala pa nakakapagpakasal, ikaw yung first time. Because God wants to bring you to places that you've never been before. And of all the disciples, ito yung lagi kong sinasabi kay Lord pag binabasa ko tong story na to. Mas maganda sana yung story ko si John, yung lumaka, di ba? Kasi si John mabait-bait yun eh. Si Peter medyo mainitin ng ulo. Sino sa inyo, nagtataka kayo minsan kung sino pa yung medyo pasaway, yun pa yung maraming blessing. Kasi ikaw lagi ka sa church, ikaw yung struggle. Kaya mismo, dududa ka din eh. Kapit-bahay mo, sama-sama. May blessing siya, pero hindi naman talaga blessing. Ang sabi nga ng Bible, don't envy the wealth of the wicked. Amen? But anyway, of all the disciples of Jesus Christ, notice ha, in case we forgot, in case nakalimutan natin, 12 disciple ang nasa bangka. Isa lang yung nakatlakad sa tubig. Sino yun? Si Peter. Ang tanong, bakit si Peter? Of all the 12, bakit hindi si Judas? Bakit hindi si John? Madali kasi banggitin yung pangalan o di si Bartolomeo. Ba't hindi sila? Bakit si Peter? And I've been reading and reading and reading and reading again. And God brought me to verse 28. Are you ready? Yes. Bakit si Peter? Let's answer the question, bakit si Peter? Of all the disciples, bakit si Peter? Look, Matthew 14:28 please. Verse 28. Ang sabi dito, everybody, Lord, if it is you, tell me to come to you on the water. Eh, ano naman, Pastor? Binasa na natin, di ko gets, ha? Bakit si Peter? Bakit si Peter? Unfair naman sa inyo kasi ako, ilang oras kong binasa, kayo ngayon lang, you know? So, I give you the benefit of the doubt. No? Pangalawa, let's read this again. Bakit si Peter? Ang sabi ni Peter, Lord, if it is you, tell me to come to you. Of all the disciples, bakit si Peter ang nakalakad? Hindi si John, hindi si Judas. Bakit si Peter? Kasi si Peter lang ang nag-ask. Siya lang yung nag-volunteer. Kaya siya yung nakaranas. Kasi siya yung humingi. Gusto mong maranasan? Eh humingi ka na ba? Matthew 7:7, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Bakit of all the disciples, come on. Bakit of all the disciples, si Peter lang ang nakalakad? Because only Peter is courageous enough to walk on water. Only Peter is bold enough to ask God, Lord, I want to be with you. I want to come to you. Only Peter is brave enough to be with the Lord. Habang ang iba ay bothered and troubled sa mga pagsubok at bagyo, Peter said, Lord, I don't want this anymore. I want to be in your presence. Because I know if I am in your presence, there is always peace. May joy. Again, ask and it will be given to you. My challenge to you mga kapatid, dare to ask God. When was the last time you asked? And you ask, keep asking. Actually, Matthew 7:7 says, keep asking and it will be given to you. Keep seeking and you will find. Keep knocking and the door will be open to you. Keep on doing it. Keep on praying. And I know, mahirap minsan manalangin ng paulit-ulit kung paulit-ulit ding nare-reject ang iyong mga panalangin. Because I've been there. Mahirap manampalataya that God will provide kung ikaw mismo wala ka ng ibang sources kung saan ka pakukuha ng pera. Mahirap manampalataya that God will heal you kung yung mismong doktor na ang nagsabi, hindi na magtatagal ang kanyang buhay. Mahirap nga naman talagang manampalataya na magkakaroon pa ng changes kung alam mo mismo na for so many years walang nagbago sa iyong buhay. Pero katulad ni Peter, are you courageous enough to ask to do something miraculous? Are you brave enough to be with Jesus
in the middle of the storm? Public service announcement. God is not the source of your problem. In fact, God is the solution to your problem. Paalala lang naman. Baka kaya hindi ka humihingi kasi iniisip mo, pinabayaan ka na ng Lord, kaya ako nagkaganito, iniwan na ako ng Lord. O si Lord pa, source ng problem ngayon? No, God is not the source of your problem. God is the solution to your problem. May pinangako siya, stable, sa totoo lang, mas stable pa nga yung pangako ng Diyos kaysa sa feelings mo eh. Correct? Ang katabi mo ngayon, pa-amen, lakas mag-amen, no? Napansin nyo? Lakas mag-amen yan. Bukas, iiyak na naman yan. Pero I thank the Lord. He is true to His word. Kahit nga si Peter, oh, nasa Bible na yung pangalan niya, na. Ano kayong pakiramdam, nasa Bible yung pangalan mo? Tapos bubuksan yung book mo. Stephen chapter 4, verse... Surely, chapter. But even Peter, our biblical hero, nagduda. Kasama niya si Jesus, nagduda. Bago tayo magtapos, gusto ko lang ipaalala mga kapatid, hindi porket may pananampalataya, tinatanggal nito yung obstacle sa iyong buhay. Pag nananampalataya ka lang, binabago niya lang yung focus mo. Hindi lahat ng panalangin mo, yes ang sagot ng Lord. Hindi lahat ng miracle babagsak mula sa langit. Hindi porket nagsimba ka, magkakaroon ka kagad ng 2 million pesos sa iyong bank account. Isang simbahan may ganun. Wala. Pag uwi mo, wala ka pa rin pera. Pero at least, na-remind kang magpo-provide ang Panginoon. You shall not fear. You shall not be afraid. Dare to ask God. Dare to ask God. I dare you. Ask God for the impossible. Sinukuhan ka na ng doktor. I dare you. Ask God for the impossible. What you're seeing today is impossible. What am I experiencing right now in my personal life is impossible. Hindi lang halata, pero mahihiyain ako eh. But I just made myself available. I say, Lord, I want to come to you. Whatever you want me to do, I'm all in. Amen. And when I started to entrust my faith in Him, God showed up. Pinakita ng Lord, totoo siya sa kanyang mga pangako. Totoo siya sa kanyang mga salita. Do not allow yourself to be overwhelmed and controlled by fear. With man, it is impossible. But with God, all things are possible. Hindi kalooban ng Diyos sa iyo ang takot. Na-deceive lang tayo ng kaaway. And deception is believing in a lie. Pero salamat sa Word of God na paulit-ulit ipinapaalala sa atin. Dare to ask God for more. Take courage. It is I. Don't be afraid. Every time natatakot ka, tinanggalan ka na ng tapang. Ibalik mo. Take courage. Ano ang basis? It is God. Don't be afraid. Every head bow, every eye close. Right now, even those who are watching online, I would like to ask you to bow your heads and let us pray. Father God, we just want to say thank you, God, for your word is true. You are able. You are faithful. You are true to your word. Today, Jesus is all about you. Today, Jesus is all about your goodness, celebrating your faithfulness.
declaring your goodness, Lord God, in our life. We have been through so much, Panginoon. Namuhay kami sa destruction. Namuhay kami sa fear. But I thank you, Lord, for today. You reminded us. Katulad na sinabi mo kay Joshua. Katulad na sinabi mo kay Mary. Katulad na sinabi mo kay Jairus. Katulad na sinabi mo sa babaeng dinudugo for 12 years. At katulad ng mga sinabi mo ng paulit-ulit sa iyong mga salita, huwag kaming matakot. You shall not fear. Take courage. It is I. And we should not be afraid. So Father, yes, we respond to you with faith and we respond with grace. We are all yours. The glory belongs to you. Kasi alam namin, hindi mo kami iniwan at hindi nyo kami pinabayaan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng amen. Amen, amen. Hi, Guava Family! Maraming salamat na natapos po ninyong panoorin ang video na ito. Bago lamang po tayo pumunta sa ating next video, ay nais ko pong personal na imbitahan kayong suportahan ang gawaing ito financially. Kung kayo po ay napagpala ng isa o ilan man sa mga videos na inyo pong napanood at nais po ninyong pagpatuloy natin na abutin ang mas maraming tao, na punuin natin ang langit and continue to fight for our family. Kung ikaw po ay hinihipo ng Panginoon para abutin at tulungan din po ang ibang tao at maipagpatuloy po natin ang pagpapalaganap ng gawain ng ating Panginoon, nais ko pong imbitahan kayong suporta ng ministry ito financially. You can do that by going through our website, gscmnb.com/give, at lahat po ng mga ways that you can give through GCash, through bank transfer, to remittances, or through online transfer, lahat po yan ay pwede nyong magawa at lahat po ng accounts ay naka-flash po at nakalagay doon sa website na ito. Marami pong salamat sa inyo. Naniniwala po tayong givers are blessed. At kung tayo po ay nagtatapat at tayo po ay ginagamit ng Panginoon para pagpalain ng iba, sabi nga ng Bible, those who refresh others will be refreshed as well. So marami pong salamat sa inyo at ako po ay naliligayahan na nakaabot po tayo dito. Pagpalain po kayo ng Panginoon and once again, punuin natin ang langit. God bless you!